ating alamin at suriin kung sino nga ba ang pinakamalalakas na bansa na nagsusuplay ng armas sa bansang Israel. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod na video. Kung ang usapan ay pinakamalalakas na kagamitang pandigma, ilan sa mga bansang pinakamatunog sa kategoryang ito ay ang United States, Russia at ang Israel. Ito ay ang mga bansa sa ngayon na may kanya-kanyang alas mapalupa, himpapawid, karagatan at kahit pa pagdating sa cyber warfare ay kilala ang mga bansang ito. Kung paghahambingin natin ang tatlong bansang ito, Israel ang pinakamaliit sa kanila. Pero kung armas ang pag-uusapan, nakikipagsabayan ang bansang ito. Kilala ang Israel sa gitnang silangan na isa sa mga top exporter ng mga armas sa buong mundo. Pero sa kabila ng pagiging porsigido nila sa kanilang military industry, alam mo ba na sinusuplayan pa din ito ng iba't ibang bansa? Ang kanilang mga dekalibreng armas. Number 5, Canada. Ito ang panglima na bansa na nagsusuplay ng armas sa bansang Israel. Isa na nga dito ang mga most conventional weapons simula pa noong 2009. Pinahihintulutan ng Canada na magkaroon ng ganitong uri ng armas ang bansang Israel sapagkat ito ang magsisilbi nilang pagkakaibigan at maayos na ugnayan. Ang dalawang bansang ito ay nagtutulungan upang mapaangat pa ang level ng kanilang bansa. Sila din ay nagde-develop ng exceptional bilateral relationship based on mutual cooperation na kanilang ginagamit sa mga strategic areas. Number 4, Italy. Ito ang pang-apat na bansa na nagsusuplay ng armas sa bansang Israel. Sila ay nagkaroon ng kasunduan ng ilang mga taon. Kaakibat ng kasunduan ito, nagpadala ang Israel ng mga missiles sa Italia. At bilang kapalit, nagpadala naman ang Italia sa Israel ng mga training aircraft. Ngunit kahit na ganun, na nagsusuplay sila ng malalakas na armas, alam mo ba na isa ang bansang Italia sa kumwestiyon sa settlement ng ilang Israeli sa Zekhara na kung saan isa sa pinakasentro ng dispute ng pagitan ng Israel at Palestine. Sa makatuwid, kahit na nagpapalitan ang dalawang bansang ito ng iba't ibang malalakas na armas pandigma, hindi pa rin sila parehas ng pag-iisip at takbo sa iba pang aspeto. Number 3, United Kingdom. Ito ang pangatlo na bansa na nagsusuplay ng armas sa bansang Israel. Maliban sa United States, ay na-issue din na nagsusuplay ng mga armas ang mga Briton sa Israel. Ang bilang kasi ng armas na nasa inventory nila ay mas higit na mababa kung ikukumpara mo sa actual na pinadadala nila. Kung kaya't sinasabihan ng NGO ang United Kingdom na ihinto na ang weapon sales at military support nila sa Israel. Dahil gaya ng United States ay may mga armas din kasi sila na ipinadadala sa United Kingdom na nasa kategorya ng war crimes. At narito ang mga kumpanya ng mga Brito na patuloy na nagsusuporta at nagsusuplay sa Israel. Gaya ng BAE System, Atlas Electronics, MPE, Redmine Engineering, Land Rover at marami pang iba.
Kaya maituturing na isa ang United Kingdom sa mapagkakatiwalaan at sumusuporta sa bansang Israel pagdating sa mga kagamitang pandigma na kanilang magagamit sa pagprotekta ng kanilang bansa. Number 2, Germany. Germany ang pangalawa na bansa na nagsusuplay ng armas sa bansang Israel. Umabot ng halos 24% na armas ng Israel ay nanggaling sa bansang Germany. Ayon sa CAAT or Campaign Against Arms Trades, ay hindi naglalabas ng data ng mga armas ang Germany na dinideliver nito patungo sa Israel. Pero nag-issue sila na umaabot ng 1.6 billion euros ang worth nito mula panahong 2013 hanggang 2017. Kung ang United States ay nakafocus sa pagsusupply ng air defense sa Israel, alam mo ba na ang Germany naman ay siyang nagpo-provide ng mga submarine sa bansang ito? Isa na nga sa halimbawa nito ay ang pagsusupply ng Germany ng 6 na Dolphin submarine sa bansang Israel. At ang nangunguna sa ating listahan na pinakamalakas na bansa na nagsusupply ng armas sa bansang Israel, Number 1, United States of America. Ito ang pinakamalakas na bansa na nagsusuplay ng armas sa bansang Israel. Hindi maitatanggi na ito ang bansang top exporter ng mga armas sa Israel. Alam mo ba na simula noong taong 2009 hanggang sa taong ito ay umaabot na ng 70% ang mga armas na binili ng Israel sa United States? Pero taong 1961 pa lamang kasi ay nagsisimula na sa pag-aangkat ng mga armas ang bansang ito. Sa kabila ng nagdaang engwentro sa pagitan ng Israel at Hamas, ay patuloy pa rin ang pagsusuplay ng United States of America sa kanila. Nagkaroon din ng sitwasyon na sinusuplayan ng US ang Israel ng White Phosphorus Munition at hinihinalang ginamit nila ito sa Gaza dahil nakita ang mga shell nito sa lugar na ito. At nagresulta ng pagkukundina sa Israel ng human rights dahil ang paggamit ng armas na ito ay tinuturing na kabilang sa war crime. At naway lahat ng mga pinuno ng bansa ay kinukonsider sana ang kapakanan ng mga sibilyan na maaaring maapektuhan sa ganitong sitwasyon. Ang mga kagamitang pandigma ng Israel ay halos may tatak ng US. At base sa listahan na ito ay matindi talaga ang suporta ng US sa Israel. Dahil narito ang mga kumpanya na armas na konektado sa kanila. Gaya na lamang ng Lockheed Martin & Buhid, General Dynamics, Ametex, UTZ Aerospace, and Raytheon. Walang problema kung tayo ay nag-aangkat ng mga armas at kagamitan upang palakasin at pataasin ang proteksyon ng ating bansa. Sapagkat normal naman itong ginagawa ng lahat ng parte ng ating mundo. Ngunit, lagi sana nating iisipin ang kapakanan ng bawat mamamayan sa nasasakupan ng ating bansa. Naway matuldukan na ang mga alitan at awayan ng iba't ibang bansa upang hindi na maipit ang walang kamuwang-muwang na mga sibilyan. Ito sana ay gamitin sa seguridad ng bansa, huwag sa digmaan at gera. Katahimikan at kapayapaan, huwag sana digmaan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mag-share, like, comment ka na rin sa ibaba.